paano pumayat ng hindi nag-e-exercise? Meron bang pamalit dito? So, yan ang minimithi ng karamihan, gustong-gusto ng karamihan, lalong-lalo na yung mga busy, mga walang oras pumunta sa gym, walang oras mag-bike, walang oras mag-jogging, walang oras mag-workout. So, hindi nila kayang i-schedule dahil sa kanilang pagka-busy sa araw-araw. Halimbawa, mula alas 8 ng umaga hanggang gabi ay sila ay nagtatrabaho. May mga paraan dyan. At ang isang paraan dyan ay itong sinasabing non-exercise activity thermogenesis. Ito ay tinatawag na NEAT. So, N-E-A-T. Non-exercise activity thermogenesis. Ano yan? Ibig sabihin, hindi ito exercise. Hindi ito yung mga iniisip ninyo na mga pangkaraniwang exercise. Ito ay nakaka-burn ng calorie. Ngunit hindi exercise. So, ano yan? Yan yung inyong ginagawa sa araw-araw. Yan ay nakaka-burn ng calorie. At pag dinamihan ninyo sa araw-araw, kahit hindi kayo magpunta sa gym, kahit hindi kayo mag-jogging, kahit hindi kayo mag-workout, tiyak kayo ay makaka-burn ng calorie. At pwedeng mag-lead sa pamamayat. At lalong-lalo nang pwedeng maging healthy kayo. Ito yung mga gawaing bahay, gawaing opisina, at mga hindi sinasadyang galaw na kaakibat o kasama ng ating mga ginagawa. Halimbawa, kayo ay nagko-commute. So, pupunta kayo sa bus station, pupunta kayo sa terminal ng jeep, terminal ng tricycle. So, from your bahay, going doon, maglalakad kayo, yun ay tinatawag na non-exercise activity, thermogenesis. Hindi siya exercise, pero nag-burn kayo ng calorie. Kaya siya tinawag na thermogenesis. Ibig sabihin, yung paglalakad nyo na yun, hindi siya exercise, non-exercise, pero nagkikreate siya ng init ng ating katawan na kung tawagin ay thermogenesis, at ito ay nagsusunog ng taba sa loob ng ating katawan. Kung ito ay inyong dadagdagan, lalayuan, maaaring madoble ang calorie o taba na masusunog at mawawala sa inyo. Ang isang example ng gawain ay yung mga gawain bahay. Yung paglilinis ng sahig, pagbabrush ng CR, ng garahe, car wash, motor wash, bike wash, washing your clothes, at kung ano-ano pa mga washing. Okay, wag lang washing machine. Kasi iba yun. So, mas maganda kung kayo ay magiging masipag sa gawain bahay. Dahil yung mga pagkukuskus na yun, mga pagbabrush, na-exercise yung inyong mga muscle sa balikat dito sa braso, kagaya ng inyong bicep, kagaya ng inyong tricep muscles, kagaya ng inyong yung muscle dito sa balikat, yung mga trapezius muscles na yan. Napakarami mga muscles na na-exercise na hindi nyo sinasadya, na kung tawagin ay non-exercise thermogenesis. Kaya alam nyo, mas maigi na kung kayo ay nakaupo sa inyong bahay, maging creative kayo. Mag-isip kayo ng gawaing bahay na maaaring makatulong sa inyong mga kasama sa bahay, sa inyong asawa, sa inyong kapatid, sa inyong nanay at tatay. Pwede nyo tulungan ng inyong nanay sa mga gawaing bahay. Nakatulong na kayo, sumeksip pa kayo sa gawaing bukid ng inyong tatay kung kayo nakatira sa probinsya. Maigi pa kayo ay magsaka kung merong sakahan o magtanim. At kung kayo naman ay mayaman,
may mga negosyo, let's say may bodega, mga bodega ng mga produkto, ay mas maiging kayo sumali sa pagbubuhat, pagkakarga sa truck o kung anuman ang exercise or galaw na pwedeng ibigay noong inyong negosyo na yun sa inyo. Karga ng mga box, pagsasalansan ng mga produkto at kung ano-ano pa. Ang dami nyo maiisip. Ang tawag dyan ay non-exercise thermogenesis. Kaya wala kayong excuse dito eh. Nasasabihin nyo wala akong time na pumayat, meron. Wala akong opportunity na pumayat, meron. Eto na nga, etong non-exercise activity thermogenesis. Kung kayo nasa opisina, may hagdan, gamitin nyo. Elevator, huwag nyo na muna pansinin. Hagdan, akyat, baba, punta ka sa nasa 5th floor ka, pupunta ka ng 8th floor, hindi ka naman nagmamadali, pwede. Hagdanin mo na lang. Kung ikaw ay may motor, malapit naman ang inyong pinapasukan trabaho o eskwelahan, maglakad. Huwag nang gumamit ng motor o sasakyan. Napakaraming opportunity. Yan ay hindi exercise, pero mas epektibo kung ang pag-uusapan natin ay pagpapapayat. Dahil ang exercise, minsan nalilimutan yung pumunta sa gym dahil busy kayo. Ito, hindi. Maya't maya, pwede nyong gawin to. Mula umaga hanggang gabi, pwede nyong gawin yan. Kahit nga gabi, bago kayong kain, pwede kayong maglakad-lakad sa labas ng bahay, ikot-ikot kayo, mag-survey kayo dun sa labas ng bahay ninyo, tingnan nyo yung mga pader, kung okay, yung mga bakod-bakod ninyo. Marami kayong pwedeng gawin na makakapagpa-burn ng inyong calorie, magiging healthy kayo, at papayat pa kayo. At naging productive pa kayo sa araw-araw, opisina, sa bahay ninyo, at sa sarili nyo. Bye for now.